Pangarap ng bawat isa sa atin ang mamuhay ng komportable at malaya. Kaya tayo ay nagtatrabaho ay upang maabot natin ang ating mga pangarap. Pero pinangarap mo na bang maging pinakamayaman sa ating bansa? Yan ang titulong naabot ng isang negosyante na nagsimula sa pagtitinda ng sapatos at ngayon ay nagmamay-ari ng pinakamalaking grupo ng mall sa ating bansa. Siya si Henry C. At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa Matalino TV. Ang storya ni Henry C. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated sa ating mga susunod na video. Si Henry C. ay isa sa pinakakilalang Pilipino sa panahon ngayon. Siya ang pinakamayamang tao sa Pilipinas hanggang sa kanyang pagpanaw noong 2019. Binansagan din siya ng Forbes na isa sa pinakamayamang tao sa mundo. Ang tagumpay ni Henry C. ay nag-umpisa ng simple at hindi biglaan. Marami siyang pinagdaanan bago niya narating ang kanyang posisyon ngayon at bago siyang mabansagang mayaman. Dito natin makikita na ang lahat ng tao ay may pag-asang umangat at maabot ang kanilang mga pangarap. 11 taong gulang si Henry C. nang iwanan sila ng kanyang ama sa China upang makipagsapalaran sa ibang bansa. Sa palagay niya ay mas malaki ang oportunidad na umasenso sa ibang bansa. Sa Pilipinas nagtungo ang kanyang ama noong 1935. Taong 1936 nang sundan ni Henry ang kanyang ama. Nadatnan niya na ang ama ay nakatira sa maliit na tirahang may sukat ng 30 square meters sa isang kalye sa Quiapo. Nakapagpatayo ito ng isang munting sari-sari store sa Echague Street sa Quiapo. Para maging mabenta ang kanilang paninda, pinauso niya ang pagbebenta ng tingi-tingi. Sa edad na 12, inenroll siya ng kanyang ama sa Anglo-Saxon School sa Quiapo. Kahit siya ay estudyante pa lamang, tinutulungan niya ang kanyang mga magulang sa pagbebenta ng mga produkto tulad ng candy. Ang mga bata sa kanyang lugar ay kadalasang naglalaro kasama ang ibang mga bata. Ngunit mas pinili ni Henry na tumulong sa tindahan at siya ay nakahanap ng ligaya sa pagbebenta. Sa kasamaang palad, nasira ang kanilang tindahan at nawala ang lahat ng itinayong negosyo ng ama ni Henry dulot ng World War II. Ito ang dahilan kaya naisipang bumalik ng kanyang ama sa China noong 1946. Ngunit nagpaiwan si Henry. Sa isip niya ay hindi niya lilisanin ang Pilipinas hanggat hindi siya nagtatagumpay. Nagsimula si Henry sa pagtayo ng kanyang sariling pagkakakitaan. Namimili siya ng mga rejected at overrun na sapatos sa mga pagawaan sa Tondo. Ipinagbebenta niya ito sa isang maliit na pwesto sa Quiapo. Mayroon pa ngang nakapagsabi na inilalako niya daw ang mga sapatos na nakalagay sa isang kariton. Nagpasya si Henry na mag-aral upang mapaunlad ang kanyang kaalaman sa pagnenegosyo. Siya ay kumuha ng Associate of Arts degree in Commercial Studies sa FEU. Nagpatuloy ang paglaki ng negosyo ni Henry, ngunit may mga problema siya na kinakailangan niyang harapin. Una sa kanyang problemang hinarap ay ang kakulangan ng paninda. Dahil doon, sinubukan niyang magbenta ng iba pang mga produkto tulad ng mga damit. Sa patuloy na paglago ng kanyang negosyo, pinag-isipan niyang ilagay ang kanyang tindahan sa mga nakatayo ng pamilihan. Ngunit naisipan na lang niyang magtayo ng sarili niyang pamilihan. Noong 1958, naging Schumart Department Store ang maliit niyang tindahan ng sapatos sa Quiapo.
ito ay kilala na ngayon bilang SM. Ito ang naging simula ng paglalakbay ni Henry tungo sa kanyang tagumpay. Simula noon, tuluyan ang lumago ang negosyo at ang buhay niya. Noong 1960s, nagtayo si Henry ng mga bagong branch sa Makati at Cubao. Matapos ang dalawang dekada, binago ni Si ang shopping landscape sa bansa. Nang kanyang ipatayo ang SM North EDSA noong 1985. At ito ay naging matagumpay. Kalaunan, bukod sa shoe business, ay pinasok na rin ng SM Group ang banking, real estate, gaming at pagmimina. Ang daan na tinahak ni Henry C. ay hindi naging diretso dahil sa mga hamon at mga problema ang kanyang hinarap. Ang pagiging matatag kahit sa rami ng mga hamon at ang patuloy na paghahanap ng mga paraan sa pag-angat ng sariling buhay ay ang mga aral na maaaring mapulot sa pinagdaanan ni Henry C. Mula sa kanyang maliit na negosyo, si Henry C. ay naging isa sa pinakamayamang tao hindi lamang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. At hindi lang ang sariling buhay ang nabago niya, kundi ang buhay ng milyon-milyong Pilipino sa pagbibigay ng trabaho, inspirasyon at iba pa sa tulong ng kanyang mga foundation. Naway ang buhay ni Mr. Henry C. ay maging inspirasyon para sa ating lahat. May natutunan ka bang importanteng aral mula sa buhay ni Mr. Henry C? At kung ikaw ay may suggestion para sa ating mga susunod na video, comment down below at pag-usapan natin. Salamat sa pagnood, kaibigan. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para maging updated sa ating mga susunod na video. Hanggang sa muli, laging tandaan, iba na ang matalino.